Minsan pa, magandang umaga po at welcome sa ating programa, My Morning Manna with Pastor Oji. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Marcos, Kapitulo 1, Versikulo 16 hanggang 20 po. Ito po ang pagkasabi sa salita ng Panginoon. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilee, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andreas na naghahagis ng lambat. Sila ay mangingisda. Sinabi ni Jesus, sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamaklakaya ng tao. Pagdakay iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya ng paglakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan. Mga anak ni Zebedeo, sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila ang bangka, ang kanilang ama, kasama ang mga taong upahan. Now, our topic for this morning is life beyond the rituals. Ano po ang ibig iparating sa point na ito? Nais pong iparating dito na si Jesus Christ po ay naghanap ng mga tao beyond the common expectation of man. Maaring isipin natin, isa itong religious institution ang itatayo ni Jesus Christ. Bakit niya hahanapin yung mga fishermen? Pwede niya namang tawagin ang mga Pharisees at saka mga Sadducees. But God moved beyond the rituals of man. Minsan kasi, ang kaisipan ng tao, pag sinabi mong godly institution, kailangan religyoso. No. You don't need a religious people in a godly institution. All you need is a people who wants relationship with the Lord. Yung mga taong naghahanap sa Panginoon. Yun po ang hinahanap natin in the religious institution. Hindi po mga religyoso. Kasi religion can make us religious. But having God in our life will make us godly. Ang kailangan po natin ay pagiging makadiyos, hindi religyoso. May malaking kaibahan po sa dalawang yan. Si Jesus Christ ay hindi tumatawag ng mga relihiyoso. Ang tinawag niya po ay mga fishermen who are willing to forsook, who are willing to forget whatever they are, no? Kailangan kalimutan kung sino sila, ano ang kanilang mga accomplishments, and to follow Jesus wherever the Lord leads them. Kaya nga po magandang pag-usapan natin na ano ba talaga ang gusto nating marating sa buhay? Ano ba talaga ang purpose? Bakit tayo nandito? Enough lang ba na maging relihiyoso tayo? Minsan kasi, iniisip natin na gusto ko maglilingkod sa Diyos para hindi ako maimpyerno, which is wrong. Our desire for the Lord is greater than that. It's about relationship. Sinabi nga dito is, Jesus is not content to be just our fire insurance, saving us from eternal punishment in hell. Rather, He wants us to know Him for who really He is, and He desires to connect with us on a deeper, more personal level. Hindi lang po life insurance ang ating Panginoon, hindi siya fire insurance, na kung meron tayong Jesus, ligtas na tayo mula sa apoy ng impyerno. Bagkus, mas nais ng Diyos ang relationship, pagkakaroon ng relasyon sa Kanya. Minsan, iniisip natin, makapagsimba lang isang bisis isang linggo, sapat na yun. Dapat na yun para malinisan yung kasalanan ko. Hindi po paglilinis lang ng kasalanan yun. It's about relationship. Di po ba kung tayo may mga manliligaw o kung tayo bilang lalaki ay manliligaw, naghahanap tayo ng mga pagkakataon upang makabisita man lang, makausap yung taong ating minamahal. Bakit hindi natin gawin sa ating Diyos na higit na nagmamahal sa atin? At dararapat lamang na higit din natin pong mahalin. Minsan nababalo tayo dun sa kaisipang, nagsisimba naman ako, sapat na yun. Nagpipray naman ako araw-araw, sapat na yun. No, what the Lord desires is for us to grow in a relationship with Him. Live beyond the ritual. The Lord's desire for us is a life beyond the rituals. Ano ba mga ritual? Pagpunta sa simbahan, pananalangin bawat umaga, yun lang po ritual. Pag panalangin bawat kuma, bawat kain, minsan doon din tayo nakatali. Hindi na tayo nag-explore na ibigin ang Diyos higit kung sino man o kung ano man ang expectation natin sa Kanya. What I want you to understand is this.
Ang buhay po ay napakaiksi para gagulin lang sa makamundong bagay. Bagkus, bigyan natin ng panahon ang ating relasyon sa Diyos. Bigyan natin ng panahon ang ating pagmamahal sa Kanya. Bigyan natin ng panahon ang pakikipag-usap sa ating Ama. Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod. Nais ko pong i-share sa inyo ang ilang mga katotohanan na akin pong isinulat dito. God comes not to make us religious. There are a lot of religious people during His time. He comes that we may have life and have it abundantly. Ang desire ng Panginoon is for us to enjoy life. Minsan pag sinabing religyoso o pag sinabi mong Kristiyano ako, ay boring dyan. Walang disco dyan, walang inuman, walang sayawan. Huwag kayong maniwala dyan, huwag kayong maging religyoso, huwag kayong maglingkod. Oh, no? Bakit? Boring daw ang maglingkod sa Diyos. E ako po, hindi po ako nakaranas ng disco. Siguro nakapasok ako sa diskuhan, pero nakita ko po na walang katulad po sa presensya ng Panginoon. Wala pong katulad na ma-develop yung ating relationship sa Kanya. Minsan iniisip natin, boring ang paglilingkod. Hindi po boring. Ang boring po tayo. Kasi kung nabuburingan tayo sa worship, kahit gaano pa yung kaganda, boring talaga po. Pero numula nang naglingkod po ako sa Panginoon, hindi ko po na-feel na boring siya. At hindi ko po minsan ikinumpara ang buhay sa mundong ibabaw compared sa akin natatakap. Hindi ko minsan tinitingnan na, mas masarap siguro yung pupunta ka ng bar, iinom ka kumpara dito kay Lord. Hindi ko po tinitingnan yun dati-rati. Ngunit nakita ko po na kung ikumpara ko, ang layo po ng agwat mula dun sa buhay ng makamundo at sa buhay na pinagkaloob ng ating Panginoon. Bakit ko po masasabi? Ito na lang po ang example. Pupunta po tayo ng bar, tama po ba? Gumagastos tayo para man lang maibsan ang ating problema. Pero ang totoo po, ano po ba? Pagkatapos nating malasing, kinabukasan, nawala po ba ang problema? Hindi po. Nandyan pa rin po. Pero pag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, lumalago ang ating relasyon sa Kanya, tayo din po ay lumalago. Anong mangyari? Maaring kinabukasan, wala, hindi man nawala ang problema, pero naibsan po ang ating mga suliranin at alam na natin kung ano paano natin siya susolusyunan. Samantalang kung paglalasing ang pagiging solusyon, kinabukasan, ganun pa rin. Bakit? Hindi naging effective yung utak natin. Bakit? Naging dal, naging mapurol po dahil sa alak na ating iniinom. Ibig sabihin, mali pa rin po na ubusin natin ang panahon sa kakainom para lang maibsan ang problema. Hindi po yun ang solusyon. Ang solusyon po ay si Jesus. Ang paglapit sa Kanya, pagkaroon ng magandang relasyon sa Kanya. Because when you are in Christ, you will have a new perspective, bagong pananaw sa buhay. At ang solusyon ay napakadali pong gawin, no? At hindi po mahirap. At ang kagandahan ay meron tayong Diyos na katuwang sa ating paglilingkod. Meron tayong Diyos na katuwang sa ating mga problema. Life beyond the rituals. Yung buhay na higit pa sa ritual. Hindi lang hanggang simba, kundi relationship po sa Panginoon ang kailangan natin. We have to live an abundant life beyond the community that you are in. Another point po na gusto kong banggitin is relasyon, hindi relihiyon ang solusyon. Ulitin ko po, relasyon, hindi relihiyon ang solusyon. Ibig sabihin, maaaring meron man tayong relihiyon, kahit anong relihiyon man tayo meron, kung wala tayong relationship sa Panginoon, ay wala pong pakinabang ang relihiyon na yan. Ang kailangan po nating gawin ay ibigay ang ating puso sa Panginoon, ibigay po natin ang ating buhay sa Kanya at palaguin natin ang ating relasyon sa Kanya. Beyond the rituals of uttering the repeated prayers, but prayer that is based on relationship. Yun po ang hinahanap ng Panginoon. Minsan ang prayer natin ay paulit-ulit na lang. Prayer, Lord. Parang ganito pagka-prayer ba? Lord, you know what I mean? Amen. Ganun po ba ang ating mga prayers? Ganun din po ba ang ating dealing sa Panginoon? Pamumuhay natin, ganun din po ba? Now, change. Because if you will not change, nothing will change for you. But if you will change for the better,
everything will change for the better for you. Yun po ang totoo. Basta meron lang tayong gagawin, no? Para sa ikabubuti natin, meron tayong action na gagawin. And I believe we will live beyond the rituals, no? Mahingi sa araw-araw natin pamumuhay, do not go along with the rituals. Kung halimbawa, naging ritual mo ng gumising ng matagal, baliin mo yung ritual na yan. Go beyond the ritual. Gumising ng mas maaga. Kung naging ritual mo na ang prayer mo ay napakaiksi lang, mga 5 minutes lang ba o 10 minutes, di baliin mo na yung ritual na yan. Ilipat mo at dagdagan mo ng oras, dagdagan ng ilang minuto. So live or the life beyond the rituals are what the Lord expects from us. I want to challenge you before I will end. Pwede ka pang mag-umpisa, kapatid, hindi pa huli ang panahon. We can start all over again. Live a life filled with wonders, filled with awe, filled with amazement to the plan and the purpose of God for your life. My challenge, keep on track, patuloy maglingkod sa Diyos, at huwag pong kalimutang manalangin everyday. God bless po.